guys, welcome back to my vlog. For today, tuturuan ko kayo guys kung paano tayo makakakuha ng vaccination certificate kung hindi pa to available sa RSU natin. I search lang natin yung to, VaxCertiPH. Ang din punta tayo dito sa VaxCerti.doh.gov.ph. And then yung first, bago tayo mag-proceed guys, kailangan yung last vaccination natin or yung first, ay yung second dose vaccination natin is more than 48 hours na. Kasi kung hindi pa, hindi kayo pwedeng mag-request ng vaccination certificate. Click natin yung yes. And then natin yung personal information natin, yung last name, first name, middle name, and yung birthday. And para naman dito sa second page is enter natin yung vaccination details natin. So kung ang vaccination brand natin is Johnson & Johnson, i-click natin to. Pero kung hindi naman, unclick natin. And then ilalagay natin yung municipality and date kung kailan tayo nag-first dose. Nalagay nyo na guys yung municipality and date ng first and second dose nyo. Pwede na tayo na natin i-click yung verify vaccination information. Check muna natin yung personal information kung tama yung last name, first name, middle name, and yung birthday, and then pati yung vaccination details naman. And then i-continue natin. Ilagay natin itong code. Tama naman din guys. Ayan, okay. Hindi siyang i-click dito. At i-enter yung password. So, kung wala naman akong password, ang click ko na rin siya. Pero gusto ko, travel purposes naman within local, di ba? Ayan. So, hindi siya pwedeng ano. Kailangan talaga. Kung wala ka namang passport, huwag mo na ilagay. So, i-unclick nyo na lang yun, guys. And then, mag-generate na tayo ng vaccination certificate. Ayan, guys. Ito na yung ating vaccination certificate. Pwede na natin siyang i-download para ma-save natin. And then, pwede na natin siyang i-paprint. Tapos, ipalaminate nyo. O pwede nyo rin siyang ipaprint as PVC ID card. Para hindi siya madaling masira. And then, maliit lang siya. Pwede nyo siyang ilagay sa packet nyo. So, yun nga guys. Ito na yung aking vaccination certificate.